Another session tayo, class, no, ng review of intermediate accounting topics. And ang topic natin for today is proof of cash. So, what is a proof of cash? What is a proof of cash? A proof of cash is an expanded bank reconciliation that includes proof of cash receipts and proof of cash disbursements. So basically, class, no, nanggaling na tayo sa bank reconciliation na topic. And ang ginawa natin sa bank reconciliation, we reconcile the cash balance per book and the cash balance per bank. No. Sa proof of cash, ganun din naman. No. However, hindi lang cash balances ang nire-reconcile natin doon. Kasi even the proof of cash receipts and the proof of cash disbursements, nire-reconcile na rin siya. No. Okay, that is nire-reconcile natin ang receipts per book versus receipts per bank and disbursements per book versus sa disbursements per bank. Ayan. Kaya ang proof of cash is an expanded bank reconciliation. Mas marami na tayong mga items na nire-reconcile. Proof of cash is prepared only when needed. Kasi class, ang bank reconciliation, yung topic natin last time, yung bank reconciliation, regular talaga itong ginagawa ng mga company, no, which is on a monthly basis, kalimitan, no, regular siyang ginagawa. However, ang proof of cash, no, ang proof of cash, ginagawa lang naman ito kapag kailangan. Meaning, hindi naman yan regular na ginagawa ng company. Ginagawa lang ng company ang proof of cash kapag kailangan, like sa mga case na mayroong mga fraud investigations involving cash in bank, no? Yan. Kapag ang company ay may kinakandak na fraud investigations involving cash in bank, no? Investigations, no? Yan. Kapag ang company ay may mga ginagawa na fraud investigations involving their cash in bank, no? So isa sa ginagawa nila is yung pag-prepare ng proof of cash. Okay? So pro forma ng ating proof of cash class, no? Pro forma. Sabi nga natin, ang proof of cash is an expanded bank reconciliation, no? Kaya yung ating pro forma, medyo mas madami compared dun sa typical na bank reconciliation. Okay? So, pansin nga natin, no? Even the receipts and disbursements, nire-reconcile na rin, no? Kapag proof of cash. Ayan. So, we have here the balance per book. Then, syempre, yung mga reconciling items ng book, credit memo, debit memo, and book errors, no? And mag-a-arrive tayo sa adjusted balances. Expanded bank reconciliation siya, therefore meron din sa side ng balance per bank. Okay. Nire-reconcile natin ang cash balances, even the receipts and disbursements per book versus sa balances per bank. Ayan. We have here the deposit in transit, outstanding checks, then mga bank errors. We will arrive at adjusted balances. And syempre, dahil expanded bank reconciliation to, dapat ang adjusted balances na makukuha natin dito is tugma, no, or equal dun sa adjusted cash balance and receipts and disbursements per book. Okay, parang bank reconciliation talaga siya actually, no. Nilagyan lang ng reconciliation ng receipts at disbursements. Okay, so balik tayo sa ating book, no, balance per book, kasi ito naman talaga yung madalas na binibigyan ng emphasis sa proof of cash, no. Yung proof of cash on the side ng balance per book. Okay? So, dun muna tayo, no, sa November 30. Yan, ito muna ang tingnan natin and December 31.
For the simplicity or for the convenience ng ating lecture, ng ating review session sa proof of cash class, no, ang ginamit ko na lang na months, no, ay yung November at December. No? Kasi it can be January or February, February or March, March or April, and so on and so forth. No? Kaya ang ginamit ko na lang, no, November and December na lang. Instead of using current month and prior month. Yeah. So yung columns ng November 30 at December 31, yan lang yung regular or yung typical na bank reconciliation. No, na pinag-usapan din natin last session ng ating review. No. Okay, dinagdag natin ng credit memo, then bawas ang debit memo, and considering the book errors, depende sa book errors. No? Yan. Again, yung November at December, or basically, yung magkabilang dulo ng proof of cash, no? Yan lang yung bank reconciliation. Okay? Kaya dapat maalam, no, sa bank reconciliation. Kasi prerequisite yun, or yung bank reconciliation is prerequisite topic ng proof of cash. Next natin, syempre ito ay expanded bank reconciliation, no? Expanded bank reconciliation. Even the receipts per book and disbursements per book is nire-reconcile din with the receipts per bank and disbursements per bank, no? Alisin muna natin 'to. Ilipat natin sa yan, receipts and disbursements. Kasi even the receipts and disbursements nire-reconcile sa proof of cash. And yung position ng bawat items diyan, no? Bakit ganyan yung positioning nan sa receipts and sa disbursements? Bakit ganyan yung pro forma, no? Sa problem solving natin yan, bibigyan ng emphasis, no? Bakit ganyan yung positioning ng mga items sa receipts at disbursements ng proof of cash, no? Okay? Kasi itong magkabilang dulo na to, wala na tayong dapat tanungin dito kasi ito nga lang yung typical na bank reconciliation, no? Alam na natin bakit yung credit memo positive, bakit yung debit memo minus, no? At yung treatment ng errors kasi nga bank reconciliation lang din. Ang dapat malaman natin dito is bakit or yung tamang treatment ng reconciliation ng receipts at tamang treatment ng items ng reconciliation ng disbursements. Okay? Sa problem solving natin ito, bibigyan ng emphasis, no? Bakit ganyan yung positioning. Okay? And speaking of problem solving, problem solving na tayo ng proof of cash. Before we proceed sa problem number one class, daanan muna natin itong assumption sa proof of cash. No? Assumption in proof of cash. This is the assumption in proof of cash if the problem solving is silent. No? Kapag silent ang problem, yan, the reconciling item of the current month will be recorded in the subsequent month. The reconciling item of the current month will be recorded in the subsequent month. No? Yan yung assumption sa proof of cash. That is, the journal entry for the credit memo and debit memo for the month of November will be recorded by the company in the month of December. Kasi nga, the reconciling item ng current month, which is November, maire-record lang yon ng company pagdating ng December. Okay? Yeah. Debit memo or credit memo ng November will be recorded by the company December na.
The journal entry for the credit memo and debit memo for the month of December will be recorded by the company in the month of January. Okay? So, yung reconciling or yung debit memo at credit memo ng December, maira-record lang yon ng company sa month na ng January. January. Okay, so ganun ang assumption natin ha sa mga reconciling items. Ang question dito, paano kapag errors ang reconciling item? Ganun din naman, no? The adjusting entries for book errors that occurred in the month of November will be recorded by the company in the month of December. No? So, yung mga errors na nangyari noong November, maire-record lang ni company yung correcting entry for those errors on the month of December na. Okay? And yung adjusting entries for book errors that occurred in the month of December will be recorded by the company in the month of January. So, yung book errors ng December, maiko-correct lang siya pagdating ng January. Okay. And ganyan din, class, no, sa deposits in transit, outstanding checks, and bank errors. No? Ang deposit in transit ng November will be recorded in the month of December. No? Ang bank errors ng November will be corrected by the bank December na. Ganyan ang assumption natin sa proof of cash. So, problem number one. Problem number one. Dun muna tayo sa basics, no? So, ayan. Kanroji Company provided the following information. So, ito yung information about Kanroji Company. Hindi ko na nilagay yung required or hindi ko na nilagay yung requirement ng problem kasi para magkasya. No? Pero ang requirement ng problem dyan, gagawa tayo ng proof of cash. Okay, gagawa tayo ng proof of cash. So, we have book balance ng November and December. So, syempre, iplat lang natin yan. Ganon din yung book debits and book credits. So basically, yung book debits, yan yung receipts, and yung book credits, yan yung disbursements. So syempre, kasi kapag tayo nagre-record ng debit to cash, no, ibig sabihin may receipt of cash. And kaya tayo nagre-record ng credit to cash in bank, merong disbursements. Okay? Nagkataon na given din ang December 31 book balance na 198,000. No, may mga instance kasi na hindi yan given. And kapag hindi yan given, tayo ang magko-compute, no. Beginning balance which is November 30 plus receipts minus disbursements, we will arrive at the ending balance. Okay? Next we have credit memos. Credit memos. So, syempre, credit memo, padagdag yan. No? Yung credit memo ng November, idadagdag natin sa November 30. And syempre, yung credit memo ng December, sa December naman natin siya idadagdag. No? And dahil expanded bank reconciliation to, even the receipts and disbursements nire-reconcile. So, ang question na lang dito, bakit 16,500 minus, naka-parenthesis, and bakit 28,875 addition? So, ang question natin dito, bakit dito nilagay ang credit memo, no, sa receipts? Okay? Ayan. Bakit minus 16,500.
Bakit dyan siya nilagay? Okay? So, syempre, balik lang tayo sa assumption, no? Ang credit memo ng November will be recorded in the month of December. No? To record CM or to record credit memo ng November, magkakaroon tayo ng journal entry sa month ng December. Kaya ang date ng journal entry natin dito, December. Kasi nga, ang reconciling item ng current month will be recorded subsequent month. Ang reconciling item ng November, ire-record ng bank or sorry, ire-record ng company sa month of December. Debit, cash in bank, credit, receivable. Nag-debit ng cash in bank. So, ibig sabihin, nag-record ng receipts. Kasi di ba pag nag-record tayo ng debit cash, ibig sabihin may receipt ng cash. Therefore, the receipts is included sa 66,000. Okay? Naka-include yan dito. Kasi itong receipts at disbursements na to, class, no, yan ay December. December. Okay, December yan, ha? So, syempre, nag-record tayo ng 16,500 na receipt noong December. However, for credit memo pala yan ng November. Syempre, ang credit memo ng November, yan ay receipt ng November. Hindi yan receipt ng December. Kaya tinanggal natin. Kasi sa 66,000 na yan, sa 66,000 na ito, yan, yung binilugan ko na yan, sa 66,000 na yan, naka-include yung credit memo for the month of November. No? Naka-include yung for the month of November. However, hindi naman yung receipt ng December. Kasi nga November credit memo yun, kaya tinanggal natin. Ang dapat lang na nakalagay dito, receipt ng December. Okay? And yung 28,875, since yan ay credit memo ng December, therefore, yan ay receipt ng December. Kasi credit memo ng December yan eh. To record the December credit memo, ayan, to record credit memo ng December, magkakaroon tayo ng journal entry, January. Bakit? Kasi yan nga yung assumption, no? Ang reconciling item ng current month will be recorded subsequent month. Kaya ang reconciling item ng December, maire-record next month, January. However, yan ay receipt ng December. Hindi pa yan naire-record ngayon kasi kasi January pa maire-record yan. Kaya idinagdag na natin siya para ma-account natin ang lahat ng December receipts. Okay? I hope maliwanag, no? Ang ginagawa natin, dapat receipts lang ng December ang nakalagay dito. No? Yun lang yun. Dapat lahat ng receipts ng December nandyan. Tinanggal natin yung 16,500 kasi hindi naman yan receipt ng December. Yan ay November. At idinagdag natin yung 28,875 kasi yan ay receipt ng December. No? Na hindi pa na i-record ng buo. Okay? So, tanggalin na natin. No? Proceed tayo sa anong susunod natin dito? Bank service charge. No? Bank service charge.
So, syempre, debit memo yan. No? Yung November, syempre, kabawasan yan. Sa November. And yung December, syempre, kabawasan sa month of December. Ang question na lang dito, bakit yung 8,580 nasa disbursements, no? Okay, and bakit yung 5,874, bakit siya padagdag sa disbursements? Analyze ulit natin. To record debit memo ng November, syempre, December na maire-record yan. Dahil sa assumption natin. Ang reconciling item ng November, i-record December. Debit expense, credit, cash in bank. However, may credit tayong cash in bank, ibig sabihin, nag-record tayo ng disbursements. Noong December, for the 8,580, no? However, hindi naman talaga yan disbursements ng December. Kasi disbursements yan ng November. At dahil ni-record natin siya December na, ibig sabihin, yung 8,580 na yan, nandito, no, nakapaloob dito sa 13,420. Which is hindi dapat. Kasi nga, yan ay debit memo ng November. Kaya tinanggal natin. Kasi di ba, pag credit cash in bank, that's disbursement. No. Okay. However, hindi naman pala yan disbursement ng December. So, tanggal. And yung 5,874, syempre, yung December debit memo na yan, to record debit memo December, may record yan January. No? Debit expense, credit, cash in bank. However, December disbursements kasi yan. Kasi nga, December debit memo. Therefore, we need to include it in the disbursements. Okay? Kasi hindi pa siya naira-record. No? Mai-record lang yung 5,874 na yan pagpasok ng January. Okay? I hope maliwanag. Okay? So, ganun, no? Ayan, ganyan ang proof of cash. No? Hindi sapat na nagsasaulo ng template. Dapat alam mo rin bakit tool nakalagay yung mga items ng receipts at disbursements. Okay, tanggalin na ulit natin. No. And burahin na natin yung mga pinagsusulat natin. Kasi magpo-proceed na tayo sa next item. Overstatement of book receipts. No. Overstatement of book receipts. So, tayo ngayon ay nasa overstatement of book receipts. 1,540 na nangyari December 31 or for the month of December. So, paano ire-reflect sa proof of cash yan? So, syempre, dahil overstatement of book receipts yan, sobra yung book receipts at para itama natin ang book receipts or para itama natin ang overstated book receipts, kailangan nating bawasan yung ating December 31 cash balance ng 1,540. And syempre, dahil overstatement of book receipts ito ng December, no, overstated ang receipts ng December, edi sa December din tayo magtatanggal ng 1,540. Okay? No. Pero i-analyze pa rin natin through journal entry. Bakit nandyan yan? Though, alam na natin kung bakit nandyan yan kasi overstated of book receipts.
So, syempre, December reconciling item ito, ibawas na natin sa receipts ng December. Okay? Ibabawas natin sa receipts ng December. No? Yan. Itong disbursements at receipts dito, yan ay for the month of December. Pero analyze pa rin natin. No? Sabi nga natin, ang reconciling item ng current month will be recorded next month. Ang error na nangyari nung December, maiko-correct ito January na. No? So itong 1,540 na to, to correct December error, January na yung date ng ating journal entry. Kasi January na natin yan maiko-correct. Debit accounts receivable, credit cash in bank. No? So syempre, yan, yung mga account title na yan ay assumption lang. No, syempre it can be an another appropriate accounts, no. Ginamit ko na lang receivable, no. Debit accounts receivable, credit cash in bank. Okay. Pero yan ay December error, no. Overstated ang receipts ng December. Therefore, kailangan nating magtanggal ng 1,540 sa receipts. Okay? Next natin, eto, understatement of book receipts naman, pero for the month of November. So, paano natin ilalagay ito sa ating proof of cash? No? So, syempre, yung book errors na yan, understatement of cash receipts, alam na natin bakit 2,200 padagdag yan, kasi nga, kulang ang cash receipts. Para maitama natin yung kulang na cash receipts, kailangan nating mag-add back ng 2,200. Ang question na lang dito, bakit yung 2,200 pabawas sa receipts? Bakit nandyan nakalagay yan? No, yan yung question dyan. Okay? Analyze ulit natin. Book error na nangyari November, understatement of book receipts. That's the reconciling item of November. Kailan makokorek ang error ng November? E di subsequent month na, which is December. So to correct November error, therefore December na yan makokorek, kaya yung date ng journal entry natin, December. At dahil understatement of book receipts ito, therefore, para maitama natin ang understated book receipts, kailangan nating mag-debit ng cash in bank, 1,200, and credit accounts receivable, 2,200. No. Okay. However, yung bang December 20XX na debit, 2,200. Therefore, dahil debit yan, yan ay naging December na receipt na nakapaloob dito. Nakapaloob yan dyan kasi debit, cash in bank eh. Nag-record tayo ng receipt kasi nag-debit tayo ng 2,200. 2,200. However, yan ba ay receipt? The answer is no kasi yan ay mere correction lang ng error. At November pa yung error na yan. Therefore, dahil yung debit cash in bank na 2,200 na nakapaloob dito sa 66 na mere correction lang pala ng error at hindi siya receipt ng December, kailangan natin siyang tanggalin. Okay? Hope maliwanag. No? So, ganyan ang treatment natin sa errors. Kapag nalilito kayo, last no, kung saan ilalagay yung errors, i-analyze nyo siya through journal entry. Parang yung pinapakita ko dito. No? Parang yung pinapakita ko dito sa ating mga slides. No? Kasi yan yung technique dyan para mailagay mo sa tamang posisyon yung reconciliation mo ng receipts at disbursements. No? You analyze it through journal
entry. Okay. So therefore, makukompute na natin. I think tapos na tayo sa book, no? Kasi ang next item dito, pang bank balance na siya. No, ayan, no? Bank balance na. So na-consider na natin ang lahat ng reconciling items ni book. Makukompute na natin, no, yung total adjusted balances. Burahin lang natin to. Okay. So, ibig sabihin dito, the adjusted cash in bank balance for the month of November is 155,540. The adjusted cash receipts for the month of December is 74,635. The adjusted cash disbursements for the month of December is 10,714. And the December 31 cash in bank adjusted balance is 219,461. Okay? And syempre, bank reconciliation ito, gagawin din natin, no, yung sa side naman ng bank. No? Bank. Yan. So we have here bank balance ng November 30 and December 31, no? Ayan. Okay? Then we have here the bank debits 9,526. Kasi pag sinabi nating bank debits, yan actually ay disbursements, no? Disbursements. And yung sorry, nawala, no? Yung pag sinabi nating bank debits class, no? Disbursements yan. Yeah. Okay, disbursements yan. And pag sinabi nating bank credits, yan ay receipt. No? Kasi baliktad, no, kapag bangko. Ang debit niya, disbursement. Ang credit niya, receipt. Kaya ganito yung ating proof of cash. No? Nagkataon ulit na given ang bank balance ng December 31. So may mga instance na hindi rin given yan. So to compute the ending balance, no, syempre, November 30 beginning plus receipts minus disbursements, mag-a-arrive tayo sa ending balance. Okay. Bank debits, bank credits, na consider na siya, no? So next natin, deposits in transit. Okay, deposit in transit ng November and deposit in transit ng December. No? So plus the analysis is same lang din katulad nung kanina, hindi ko na nilagay, no? Kasi same lang naman siya ng analysis. Ang reconciling item ng December, marirecord January, and ang reconciling item ng November, marirecord December. Same yan sa bank. And outstanding checks, no, we have 7,392 for the month of November, no, and 8,580 for the month of December. Again, ang analysis katulad lang din, no, ng sa ating book, no, kaya hindi ko na nilagay para hindi mag doble yung ating session or magdoble yung ating discussion. And syempre, yung adjusted balances nan dapat tugma dun sa na-compute natin sa book. No, dapat pare-parehas yan ng amounts. Okay? Ayan. So, problem number two. No? Gagawa tayo ng partial proof of cash for the month of November based on the following information. So basically puro errors to, no, para masalay tayo, no, ng pag-prepare ng proof of cash na may mga errors, no. Kasi madali na lang yung deposit in transit, outstanding checks, debit memo, credit memo, kasi halos pare-parehas lang naman yan ng treatment sa proof of cash, no. Pag errors kasi medyo kakaiba, no, kaya siya yung pagtutukunan natin ng pansin sa problem number 2. Erroneous book credit in October
corrected in November 100 pesos. No? So, erroneous book credit. No? Erroneous book credit. October. So, syempre, dahil erroneous book credit yan, para maitama, kailangan nating mag-dagdag ng 100 pesos. No? Ang question na lang dito, bakit siya nasa receipt at babawas pa? No? Again, ang reconciling item ng October, maire-record siya for the month of November. Ayan. November. And dapat yung receipts dito at disbursements, dapat lahat pang November lang. Wala tayong isasamang October. Gumagawa tayo ng proof of cash for the month of November. So, dapat lahat lang ng items ng November ang nandito. Okay? So, to correct October erroneous book credit, therefore, pagdating ng November, dun siya makokorek, magde-debit tayo ng cash in bank and credit receivable, no, or any appropriate account. Okay? Dahil nag-debit tayo ng cash in bank noong November, ibig sabihin, nag-record tayo ng receipt. Dahil nag-record tayo ng receipt, nakapaloob yan dito. Yan sa amount ng receipts na yan. Which is dapat hindi siya isama kasi yan ay October. No, at yan ay mere adjusting entry lang. Hindi talaga yan receipt. No. Okay, nag-record lang tayo ng correcting entry for the month of October. No. Na i-record November. Kaya dapat yang tanggalin. Okay? Purahin na natin yung mga pinaglalagay natin. No, ayan. Next, erroneous book credit in November, corrected in December. Ang ginagawa nating proof of cash, November. So, syempre, bawas na lang ito, no? Sa disbursements, okay? And syempre, sa bank reconciliation ng November, siya ay padagdag. Ang question na lang dito, bakit nandito sa disbursements? Bakit dito siya nilagay? Okay. Kasi syempre, this is erroneous book credit in November. At ang ginagawa natin, November din. Therefore, tanggalin na lang natin, no, yung sobrang disbursements. So, tanggalin na lang natin yung erroneous book credit or book disbursements. Okay? No. To analyze itong negative 50, to correct November erroneous book credit, no? Debit, cash in bank, credit, receivable, 50. Okay? Kasi nag-credit ka ng cash in bank na hindi naman dapat. Therefore, to correct the erroneous book credit ng cash in bank, we need to debit cash in bank, no, 50. Okay? 50. At marirecord lang natin yan pagdating ng December. December. Okay? Ganyan na natin. Next, we have erroneous book debit November. Erroneous book debit November corrected in December. 200 pesos. No. Pag sinabi nating debit, yan ay receipt. Pag sinabi nating credit, yan ay disbursements. Erroneous book debit in November. Yeah. Okay. So, syempre, dahil erroneous book debit yan, sa bank reconciliation natin, dapat natin yan ibawas. Kasi nag-debit ka ng cash in bank, pero hindi naman dapat. Therefore, kailangan ibawas 200. Sabi nga natin, debit, yan yung receipt.
Nagkaroon ng erroneous book debit noong November, therefore, tanggalin na lang natin dito. Kasi November naman ito eh. This is November. November yan, ha? Okay. November. To analyze yung 200 na yan, yung erroneous debit ng November, may kokorek yan pagdating ng December. Okay. Dahil nag-erroneous debit ka, dapat i-credit mo yun para maitama mo siya. No? Kaya ang entry natin, debit liability, credit cash in bank. So sorry for the typo, it should be 200. No, 200. Okay. Yun. No. Tanggalin na natin. Kasi nagawa na natin yung sa book. No. Doon muna tayo sa mga doon naman tayo sa mga items ng bank. Okay, alisin na natin 'to. Erroneous bank credit in October, no? Okay? Pag sinabi nating erroneous bank credit, ang credit ay receipts kasi sa banko baliktad. Kung ano yung credit, yun yung receipts, okay? And yung disbursements, yun yung debit. Okay, so the analysis is the same class, no? Hindi ko na nilagay yung analysis dyan, ha? Kasi gusto ko kayo na lang ang mag-analyze on your own. Kasi same lang naman din ang analysis yan ng sa book. Ang reconciling item ng October, maitatama November. Okay? Erroneous bank credit in November, corrected in December. Okay, ganyan siya. And the erroneous bank debit ng November, corrected in December. So, ganyan naman siya. Okay? I want you to do the analysis. Bakit ganyan yung positioning dito? No? Para ma-practice mo rin yung analysis ng sa proof of cash. No? Para hindi lang yung ikaw na mere nagtatanda ng format. No? Dapat kahit hindi mo nakikita yung format ng proof of cash, dapat maalam pang gumawa nito. No? And kapag hindi ko sigurado kung saan siya ilalagay, kung receipts ba or disbursements, you analyze it through journal entry. Okay, problem number 3 at last problem na rin natin, no, for the review of proof of cash. So, problem number 3 ang requirement ng problem, no. Ang requirement ng problem, prepare a proof of cash reconciliation and calculate the following. So, gagawa tayo ng proof of cash at kukumpute natin ang adjusted cash receipts on December, adjusted cash disbursements on December 31, cash receipts per book on December 31, and cash disbursement per book on December 31. Okay? So, Obanay Company provided the following bank reconciliation on November 30. No? So, nandito ang bank reconciliation ng Bank 30. We have balance per bank, deposits in transit, outstanding checks, then we will arrive at adjusted cash balance. The bank statement for the month of December showed the following. So, nung dumating na ang bank statement ni Obanay Company, so nandun, no, yung details ng kanyang mga transactions wherein meron siyang deposits, no, sa bank statement niya, no, nandun yung deposits including 20,000 note collected for Obanay. 900,000. No. So, ang total deposits per bank statement is 900,000. And sa 900,000 na yon, included doon yung 20,000 credit memo. No. Itong 20,000 na to, class, this is credit memo for the month of December. Sa bank statement ni Obanay Company, meron siyang disbursements including 14,000 NSF customer check and 1,000 bank service charge, 700,000. So, nung dumating ang bank statement,
Nandun ang disbursements and ang total disbursements is 700,000, which is inclusive of 14,000 NSF and 1,000 bank service charge. So basically, itong 14,000 at 1,000 mga debit memo for the month of December. Yeah. Additional information, all reconciling items in November cleared through the bank in December. The outstanding checks totaled 60,000 on December and the deposit in transit amounted to 100,000 in December. So based sa problem, no, sa problem number 3, mas available ang mga given involving yung sa bank. No, kasi mas nakita natin dito yung mga outstanding check, deposit in transit, bank deposits, bank disbursements. So mas marami yung given on the side of bank. No. Kaya ang gagawin natin dito, proof of cash starting balance per bank. Kasi mas marami yung given ng sa bank. Wala halos binanggit no, na given involving balance per book. No, kaya magsisimula tayo sa balance per bank. Okay? So, November 30, we have 300,000. No, 300,000. So, basically, nanggaling yan dito. No? This is the 300,000. Yan. Okay? Then, we have receipts. 900,000. So, saan naman ang galing ang 900,000? Given sa problem. Ito siya. Yan. Okay. 900. Nang kasi per bank statement, ang total deposits, 900,000. Total disbursements, 700,000. So, syempre, given yan sa problem. Nakita naman natin, di ba? The bank statement for the month of December showed the following. Disbursements, 700,000. Okay, 700,000. And yung 500,000 dito plus, no? So, syempre, 300 plus 900 minus 700, we will arrive at the ending balance. 500,000. Okay? Okay, proceed tayo, no? So burahin ko muna yung mga pinagsusulat ko dito, ha. No, burahin ko muna para mas konti yung nakikita nating may sulat, no. Burahin ko muna. So bank reconciliation, no, 'di ba? Ang proof of cash ay expanded bank reconciliation. So syempre susunod diyan ay deposit in transit. For the month of November, that's 40,000. So, saan ang galing ang 40,000 na to? E di yung deposit in transit lang ng November. No? Ayan yun. And syempre, bakit siya minus 40,000 dito? Kasi nga, the assumption is, ang reconciling item ng November, ire-record ng banko, December. Dahil December ang ginagawa natin, meaning, sa 900,000 na to, naka-include dito no yung 40,000 na deposit in transit. Naka-include diyan. Pero hindi naman 'yan receipts ng December. Yan ay receipts ng November, no? So kaya tinanggal natin. Okay, kaya tinanggal natin. Okay, so deposit in transit ng December, so that's 100,000, no? And syempre, that is addition sa receipts. Kasi nga, yan ay December reconciling item na maire-record January na. Syempre, hindi na natin hihintayin yung January. No? Idalagdag na natin yan dito. Kasi December, ano naman yan eh? December receipt naman yan eh. Kasi December deposit in transit. 100,000. Saan ang galing ang 100,000? Ayun, no? Given. Ito yan. Yun, no? Okay?
Next, syempre kasunod na outstanding checks na. So sa November, that's 90,000, no? Syempre, ito lang 'yon. Dito lang kinuha 'yon, no? Syempre, bawas 'yan sa disbursements. Kasi nga ang reconciling item ng November may ire-record ng bangko December. Etong November na to, 90,000, ni-record yan ng bangko December na as disbursements. Therefore, naka-include yan dito sa 700,000. No? Yung 700,000 na disbursements is inclusive of 90,000 November outstanding checks. At dahil November outstanding checks yan, hindi yan disbursements ng December. That is December, or that is yung November na yan, November disbursements yan. Kaya tinanggal natin dito, no? Mabawas siya. Okay, and December, no? Siyempre, padagdag yan sa disbursements kasi December reconciling item. Basta current month reconciling item, kagaya na to, December yung ginagawa nating proof of cash, December din yung reconciling item, most likely, no, sa receipts at disbursements na lang yung ilalagay, no? Okay. I-include, no? Sama natin. Okay? So, ayan, kumpleto na, no, ang ating proof of cash on the side of bank, no. We can compute na the adjusted balances, no. And masasagot na natin yung ilang questions dito, no. Kasi tinatanong niya, number one, adjusted cash receipts on December 31. The answer here is 960,000. Answer sa number 1, 960,000. Ito 'yun. No. Adjusted cash disbursements on December 31, that's 670,000. Saan ang galing to? Okay? So meron pa tayong number 3 at number 4. Ang proof of cash, no, sabi nga natin, expanded bank reconciliation yan. Dahil expanded bank reconciliation yan, alam naman natin na meron tayong methods or forms of bank reconciliation. We have the adjusted balance method, book to bank, and bank to book. Same with proof of cash. No? May ganun din sa proof of cash. Bank to book at book to bank. However, kahit hindi mo na aralin, no, yung bank to book at book to bank, as long as maalam ka sa adjusted balances method, then kaya mo na yung book to bank at bank to book. No? Okay? So, hindi pa natin nagagawa yung sa book, no? Kaya ang gagawin natin dito, since na-compute na naman natin ang mga adjusted balances, kopyahin na lang natin yan. No? Kasi dapat, yan yung magiging total natin once na ginawa naman natin yung sa side ng book. Okay? So, balances per book, walang sinabi sa problem. Kaya blanco. Puro question mark. Puro question mark. Kasi hindi given sa problem. No, kaya question mark muna siya for the meantime. We add credit memo ng December. Siyempre, nakuha na natin 'yon, no. Or given 'yon sa problem. Ito 'yon, no. Yan, ito siya. Okay? So dahil December credit memo 'yan, edi December receipt 'yan, no. May record lang yan ng book pagdating ng January. Ang journal entry, naka-date ng January.
Next, debit memo, we have 15,000 total, no? Kasi 'di ba, ang debit memo natin 14,000 NSF plus the 1,000 bank service charge, no? Kaya 15,000. And yan ay December reconciling items. Therefore, dagdag sa disbursements, and syempre, typical na bank reconciliation lang dito sa December 31 column. Okay? Ayan. So, accounted na rin ang lahat ng reconciling items ni Book. However, hindi natin alam, no, yung November 30, receipts, disbursements, and December 31 balances. Ayan. Ang gagawin natin dyan, plus, no, since available naman ang adjusted balances at may mga debit memo, credit memo na, edi workback lang ito, no? Workback lang yan. Okay? O, dun muna tayo sa November 30. So, kung 250 ito, eh, syempre, yung November 30 balance, 250,000 din. Okay? Workback lang, no? Ni-squeeze natin yung balance per book. Next, so sa receipts naman tayo. Kung 960 ang adjusted balances at may additional na receipts na 20,000. No, syempre, no. Pag subtractin lang natin 'yan kasi pabalik ka din, no. Pa-work back kasi tayo pataas, no? Work back. Therefore, the receipts is 940,000. 940 plus 20, that's 960. Okay? Para i-verify. To prove, no? Or i-prove natin. Next, disbursements. We have 670 adjusted balances. We have 15,000 positive here. Therefore, the disbursements balance per book, no? Okay. The disbursements balance per book is 655. 655 plus 15, that's 670. Work back lang. And syempre, yung last column natin ng December 31, we have 540,000 adjusted balances. Meron tayong debit memo 15,000, may credit memo 20,000. So work back, no? Ang makukumpute natin dyan, kapag win-work back natin yan, 535,000. Okay? And masasagutan na natin, no, yung number 3. Answer natin sa number 3. Cash receipts per book on December 31, 940,000. Ito yun. Okay? And cash disbursements per book on December 31, that's 655,000. Okay? So, ayun. No? Tapos na ang ating problem number 3. No? So, I hope na makatulong itong ating review session, no, para mag-increase ang level ng understanding mo sa proof of cash. No? And here are the references natin, no, for this session. No? And dahil lumabas na yung reference, edi tapos na, no, yung ating review session ng proof of cash. No? Next topic natin. Ayan. Tapos na tayo sa cash, no. Next natin, accounts receivable. Yun, so kung gusto mo pa akong mag-upload ng mga free lessons dito sa ating YouTube at ipagpatuloy pa itong ating review session, no, ng mga intermediate accounting topics, no. I hope na mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. So kapag may tanong na lang kayo about accounting topics, no, or about the lesson natin, you can comment na lang diyan sa baba. Okay? So ayun, dismiss na tayo, no? So magkita-kita na lang ulit tayo virtually, no, para sa ating next session, accounts receivable.